Ang susunod po nating tanong ay galing kay Michael Puno. Ito po ang kanyang tanong. Anong alternatibong pamamaraan ang iminumungkahi ng simbahan? Ano daw ang reaksyon ninyo sa dami ng namamatay na babae dahil sa pagbubuntis? At ano po ba ang reaksyon ng simbahan sa salitang unwanted pregnancy? Michael, sa palagay ko, ang tanong mo ay konektado doon sa pinopropose na dapat maging available ang contraception. Okay? Ano ngayon ang turo ng simbahan? Ang turo ng simbahan ay ito. Dahil nga sa konteksto na ang pagsasamahan ng mag-asawa ay isang pagsasamahang banal, na ito ay pagsasalarawan ng Diyos na pag-ibig at nagbibigay buhay, kailangan nating gamitin unang-una ang pagiging responsable na mag-asawa at mga magulang. Alam nyo, Michael, at para sa ating mga tagapanood, noho, alam nyo, hindi po totoo ang sinasabi ng iba na ang simbahan daw, ang gusto lamang ay, sige, mag-anak kayo na mag-anak. No? Ang simbahan daw ay ayaw sa responsible parenthood. Alam nyo ho, sa katunayan, yung salitang responsible parenthood, galing ho yan sa simbahan. Turo rin ng simbahan na ang mga mag-asawa ay kailangang maging responsable sa kanilang pagiging magulang. At ang unang bahagi ng responsibilidad ay maging generous sila sa pagbibigay sa simbahan at sa mundo ng mga anak na kaya nilang buhayin ng marangal. Yung pagiging kuripot ay hindi responsibility. Part of responsibility is generosity. But generosity that is also wise. Alam ko kung ano ang kaya kong ibigay. Pero ang framework ay, I want to give. Hindi katulad nung nangyayari ngayon. Hindi pa nga nakakaisang anak ang pinaplano na paano hindi manganak. Anong klaseng responsible parenthood yun kung hindi hinahayaan ang pagiging parent? Huh? So ang responsible parenthood na tinuturo ng simbahan, be generous. You got married. Part of it is the openness to become parents. But be responsible in the sense of, aside from generosity, determining ilan talaga ang kaya ninyo. Ano ang pamamaraan? Ang turo ng simbahan, natural method. Kasi meron namang itinakda ang kalikasan. May mga panahon na ang isang babae ay talagang infertile. At may panahon na fertile. Kaya yung mga gustong magkaanak, pwede silang magtalik kung kailan fertile. At kung gusto mo pa ng spacing, gamitin mo yung time na infertile. Para bagang igalang ang nature. Igalang ang nature. Itinakda na iyan ng Diyos. Sasabihin ng iba, ang hirap naman. No? Titignan pa namin, pag-uusapan pa namin, fertile ka ba, infertile? Eh di ba ganoon ang responsible? Di ba ganoon yung may disiplina? Di ba ganoon yung nagmamahal? Kasi kung anytime pwede kong makahingi ng sex dahil sasabihin ko, ay meron namang contraception dyan. Yan ba ang responsible? Baka yan pa nga ang irresponsible. At ang aking partner ay gagamitin ko lamang. No? Kaya yan po. Ngayon, doon naman sa sinasabing ang daming namamatay sa nagbubuntis. Well, sana kumilos ang ating mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa pagpo-provide ng prenatal care at saka yung natal care and postnatal care. Bakit sisisihin ang natural family method? Bakit sisisihin ang mga nagsusulong ng generosity in bearing children? Baka may failure in health services. Sana yun po ang tingnan.